masasaktan siya. At kapag nakapanakit ka na ng kapwa mo, siyempre, awayin ka nun. Di po ba? So, ang pinakamagandang bud nun, huwag kang gumawa ng ikasasakit ng iyong kapwa. So, love your neighbor as you love yourself. Kasi, ganun din yun eh. Kung tutusin, meron kang, sabihin natin may kaibigan ka na gustong parang ano, nagtampo sa iyo or nagalit sa iyo, gustong makipagsuntukan, gustong meron kang kaibigan ng war freak, gustong makipagsuntukan. Dahil mahal mo siya at mahal mo yung sarili mo din, siyempre, kung ganun ang pananaw mo, ayaw mo makipagsuntukan kasi parehas kayo masasaktan. So, yun yung ibig sabihin na dapat matuto tayong lumayo o iwasan ng lahat ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa ating sa ating kapwa. Ika nga, kung meron nga kasabihan yan eh, kalimutan ko lang, nasa Japan eh, babalikan ko pa. Joke lang. Ayun, bali yun yung ano, medyo yun kasi napakahirap mahalin ng kapwa lalo na pag nasaktan ka na. Pag tapos na yung nakapanakit na at pag nasaktan ka na, syempre mahirap na yung ano eh, mahirap na yung mahalin eh. Pero hangga't maaari iwasan yung pakikipagtalo, pakikipagbangayan, at siyempre yung pagkikipagchismisan kasi talagang doon na nagmumula yung gulo. Doon nagmumula yung gulo, kaya iwasan natin yun. Doon naman sa gospel natin ngayon, napakaganda ng gospel reading at saka yung second reading eh, talagang ano eh, tungkol sa love eh. Ano ba yung sandali ah? Saan na ba yan? Parang nawala. Sa Matthew 18, verse 15 to 20. Ayan. Yung tungkol ito sa ano eh, pag may kagalit ka, o may, ano, meron kang nakitang mali sa kapwa mo. Ganito kasi lang yan eh. Normally tayong lahat eh, buong mundo ganun talaga. Mahilig tayong tumingin sa mali ng tao. Mahilig tayong pumuna ng kamalian. Mahilig tayong kasi minsan ano eh, parang nakakalimutan natin na kasi hindi tayo parpareho ng ano nga, may mga individual differences, hindi parpareho ng damdamin. Hindi mo rin minsan, hindi mo kakilala, yung, hindi mo masyadong lubos na kakilala yung pagsasalitaan mo na, uy pare, sasabihin mo, uy pare, parang may mali ka dun sa ginawa mo. Siyempre, yung kausap mo, hindi mo alam kung ano yung magiging ano niya, reaction niya sa sinabi mo. So it's either magalit siya or kung ano naman siya, kung open-minded siya, ganun ba? Pero kung hindi siya open-minded, maaaring mapagmulan ng gulo. Pwedeng kang sabihan na, bakit? Ang pakialam mo, yun ang gusto ko eh. So yun yung critical doon sa approach natin na pag may mali ang isang tao,
sasabihin mo, pare, mali ka doon ah. Pero may approach doon eh. Ito na, natutunan ko to sa mga networking. Imbis na mali ang sabihin mo, yung tama yung ginawa niya ng maganda, yun ang sabihin mo sa kanya. Sabihin mo, parang galing-galing ng sinabi mo, talagang bilib na bilib talaga ako sa iyo. O di nagkaroon muna ng parang nagkaroon kayo ng closeness sa isa't isa, di ba? So, ay salamat parang, di ba magpapasalamat yun? Parang galing talaga ng sinabi mo. Doon ako napahanga sa sinabi mo dahil may mention ka doon na talagang naantig yung puso ko. Parang iano mo muna siya, iaangat muna siya, positive vibes muna. Para hindi siya mabigla sa sasabihin mo. Kasi pag sinabi mo agad yung pare may sinabi kang mali doon ah. Pero yun ang pagmumula ng gulo. Dahil hindi mo muna kumbaga sa hindi mo muna kinuha yung kanyang feelings, yung good vibes na dapat muna yun muna ma-feel niya bago yung negative na sasabihin mo. Pero pag nagkaroon ka ngayon ng closeness doon sa sinasabi mo, parang galing mo, bilib na lang ako sa iyo, galing mo. Pinuri mo agad siya. Ganun. Oh, salamat parang. Pero parang meron hindi ako na ano, parang gusto kong baguhin mo yung ganun. So, sabi niya, anuhin ko 'yon. Papalitan ko 'yon. So, 'yun yung magandang approach, 'di ba? So, ngayon para natutunan ko lang 'yun sa mga networking na mga seminars eh. Kaya minsan na apply ko 'yon, minsan naman nakakalimutan ko. Pero kung minsan na naalala ko, nagiging maganda yung communication ng bawat isa. Kahit sabihin natin, hindi maganda yung mga sinabi niya, sabihin mo pa rin na parang galing-galing mo talaga, ang lakas-lakas talaga ng loob mo. Parang gano'n, di ba? Yung positive muna. Positive muna. So, pag ganyan ang ginawa natin na approach, siguro magkakaroon ng magandang community, magiging maganda yung communication sa bawat isa. Lahat naman tayo nagkakamali. Ang akin lang advice, may naano din kasi kanina nakita sa Facebook na mayroong instructor na nagsulat ng maling spelling. Minali niya talaga sinadya ng maliin. Tapos pinagtawanan siya ng mga estudyante. So, ibig sabihin imbis na pag nagkamaling isang tao, imbis na pagtawanan natin, imbis na gawan natin ng hindi magandang issue, siguro try natin kausapin kung bakit ano ba yung nasa isip niya ba? Yung bang ganun ba? Kailangan more on connections sa bawat isa. Kailangan kumunek muna tayo, maging connected tayo eh, parang internet lang. Kailangan connected muna tayo bago tayo makapag-browse. Ibig sabihin makapag-simula ng communication dun sa ating kausap. So yun yung yung kailangan natin gawin. Kailangan connected. Kasi kung hindi kayo connected at magsisimula ka ng communication, hindi ka pakikinggan noon kasi hindi ka maintindihan eh. At saka kahit naman sa internet eh, kung wala kang internet, hindi ka makakapagbigay ng mensahe, di ba? So ganun lang din po 'yon sa Ali Fiber Internet.
Yan lang po, salamat po. Okay. Good evening po sa lahat. Bali ngayon po yung sa, nabasa ko naman po sa everyday ko na pinapakinggan, yung mabuting balita. Sabi po nung pare, bali CTTO, bali para credit to the owner. Sabi po niya, magpatawad at maging tapat at magkaisa. Upang mapanatili ang kaligayahan at kapayapaan sa ating puso at isipan, hayaan natin na ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon ang magbuklod sa atin. So yun, parang sa first reading, second reading, at saka third reading, so parang pinaka-summary talaga is forgive talaga. Tapos, so medyo yun pinaka-hard talaga sa aking, sa naging experience ko in the past years, kasi medyo talagang meron kaming kaibigan na pinagkatiwalaan namin ng malaki, pero dinestroy niya yung friendship dahil hindi niya kami talaga binayaran sa malaking utang. So bali napaka-hard nung pangyayari na yun sa amin. Pero pag ina-apply mo pala yung love na sinasabi ni God, talagang siya magbabayad pero paunti-unti lang. So hindi ganun kalaki yung halimbawa 500,000 hindi niya binayaran. So ikaw nag-suffer ka for so many years para mabayaran mo yun sa inutangan mo. Pero si God, babalik niya talaga. Paunti-unti lang. Pero hindi nga agad-agad, pero paunti-unti lang. Pero hundredfolds. Pero hundredfolds talaga. Tapos, pag-sharing natin dito, laging sinasabi na, yun, love talaga, magmahalan bawat isa, magmahalan lahat. Araw-araw, parang lahat yata ng readings ni God, yung pinaka-summary talaga is love. So parang kung yun yung gagawin natin lahat, so yan, kahit maraming distractor, maraming basher, maraming, so ignore na lang. Basta sa buhay talaga, kapag mahal mo si God, mahal mo rin yung kapwa mo. Kapag mahal mo yung pamilya mo, so maglalabas siya. Lalabas sa pananalita, sa pakikipagkapwa, kasi kung hindi mo mahal yung pamilya mo, tapos si God mahal mo, pero sabi mo yung pamilya mo hindi mo love, ay hindi yun talaga love. Kasi sabi ni God, pag mahal mo siya, mahal mo yung pamilya mo, definitely mahal mo yung kapwa mo. So, yun lang po. So, sa summary po ng binasa para po sa aking pagkakaintindi, yung love and forgiveness po. Yun lang po, salamat. Give love on Christmas Day. Malapit na yung Christmas eh. Wala. Hello po, good evening po, ako si Tan. Ako po magtutuloy nung para sa nakitira pa naman. Yan po, gusto ko lang pong dagdagan yung mga testimony po nila kanina. Sa first reading po, kung hindi ako mali na ang pagkakaintindi sa mga sinabi nila, yung first reading po natin is about sa, antag dito, yung sa pagtuturo po ng tama. So, gusto ko lang po idagdag na tama na po yung sinabi ni Mami Oli tsaka ni Jeff about dun sa first reading na meron pala talagang pananagutan. So, sagutin ko lang yung tanong na, bakit kaya meron tayong pananagutan dun sa mga taong dapat natin itama kapag hindi nila alam yung tama? Kasi isipin nyo, halimbawa, pang makamundo lang muna, malagay tayo sa sitwasyon na merong butas, tapos ikaw alam mo na merong butas dun, tapos may dadaan. Tapos hindi mo siya sinabihan kaya nalaglag siya, kasalanan mo na yun eh. Kasi alam mo na nga yung tama, hindi mo pa itinuro dun sa tao. Di, parang nangyari, pinabayaan mo yung chance na makapagligtas ka ng tao dahil lang sa tinamad ka or nahihiya ka or kasi pinaniniwalaan mo yung
yung mga words na bala sila sa buhay nila. Kanila namang buhay yan, parang ganun. Tsaka, pananagutan natin yan kasi isipin nyo kung kaibigan mo yon tapos may ginagawa siyang mali, tapos balang araw, bigla ka niya lang sisisiin na, alam mo na ba, mali na pala yung ginagawa ko, ba't hindi mo pa tinuro? Parang, ikaw patuloy may kasalanan. Kasi nangyari talaga yun sa totoong buhay. Na-experience ko din yan sa mga iba kong kaibigan na nanahimik lang ako. Tapos nung bandang dulo, parang kasalanan ko pa na ako yung hindi nagpayo or hindi tumulong. Tapos sinasabi na kabilang ako sa isa sa mga matalik na kaibigan, tapos wala man lang ako nagawa. Pero totoo naman, parang naging kasalanan ko din. Kasi kung ikaw ngayong nasa tamang pag-iisip, ikaw, hindi ikaw yung nakakaramdam ng mga emosyon, ikaw yung merong mas maayos na judgment, bakit hindi mo man lang trinay magbigay ng opinion mo? Total, ikaw naman yung nasa maayos na na emosyon na dumadanas. No? Tapos sa second reading, kung hindi ako mali ng pagkakalala, doon binanggit yung mga commandments, yung 1 to 10, no? Nabanggit sa commandments. Tapos yung about doon sa paglabag. At dagdag ko lang doon sa sinabi ni Ma'am Yoli, alam nyo ba, ang pinaka masamang kasalanan is pagnanakaw. Kasi sa pagnanakaw, pumapasok lahat ng ng sin. Sa pagpatay, nagnakaw ka ng buhay. May tuturi siya na pagpatay. Nagnanakaw ka ng pagmamahal ng iba, pwede mo siyang maituring na pangakalunya. Ninanakaw mo yung oras na para sa Diyos, nilabag mo yung third commandment na yung Sunday para kay God. So, ninanakaw mo yung papuri na dapat sa Diyos kasi ginagamit mo yung name niya sa biro, ganun. Tapos, ninanakaw mo din yung yung pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Kapag nagagawa mo silang impluensya na huwag na maniwala sa Diyos. So, yun, gusto ko lang idagdag na dun sa second reading, ang pinaka masamang kasalanan sa point of view ko is pagnanakaw. Kasi sa pagnanakaw, nagagawa mo lahat ng labagin yung Ten Commandments halos. Tapos sa gospel naman, yung about sa pagpapayo sa yung sa kapatid niya, yung parang senaryo doon. Kasi pag sinabi kasing kapatid, hindi lang naman hindi lang naman natin babanggitin yung kadugo, ganyan. It means na lahat. So kung meron tayong mga kapatid na nagkakamali, tapos pinagsasabihin natin ayon maniwala, di ba sabi dun sa may gospel, magsama daw tayo ng iba para meron tayong testigo na pinagsabihin natin siya, ganun. Tapos, kasi kapag nagsasama ka ng iba, parang mas madali kasi mag-convince. Kumbaga, marami kang kasama na ibang tao, madali kayo makapag-convince na, oh, huwag mo na itong gawin. Kasi ako, naranasan ko na yan, mali yan. Siya, naranasan niya na mali yan. At least, kapag hindi pa rin siya naniwala, katulad din sa first reading, may testigo ka na may ginawa kayo para sa kanya na kapag nagkamali siya, kasalanan niya na yan. Kasi maraming tao kahit na pinagsabihan na ng magulang, pinagsasabihan ng kapatid, sumasama yung loob. Kasi kala nila, pinipigilan lang, ganyan. O kaya, hindi kasi pumapabor sa gusto nilang mangyari yung mga bagay kahit mali. O kaya, hindi na din sila nakakapag-isip ng tama kasi mas matimbang na yung parang may gusto silang makamit na pangyari kaysa dun sa tama. Parang mas maganda din na tumutulong talaga tayo kasi yun nga, sabi nga din ni Ma'am Yoli na love your neighbors. Sobrang importante din nun. Tsaka yung, adagdag ko lang din yung about sa love. Naniniwala ba kayo dun sa love na give and take? Kasi kung naniniwala kayo dun, pang makamundo lang yun, yung give and take. Kasi si Jesus ba, nag-alok siya sa atin ng kapalis. Di ba wala, puro pabigay lang naman. Ano ba mapapalaan niya sa atin nung binigay niya yung anak niya, nung namatay yung anak niya para sa atin? Wala naman, di ba? Kahit hindi natin siya i-praise yung kapurihan niya, hindi naman babawasan yun. Ganun na talaga siya. Wala siyang makukuha sa atin, wala siyang mapapala. Tapos tuloy-tuloy pa yung suffering. Kasi kahit na naligtas na tayo, hanggang ngayon nagkakasala tayo. So, sana kung gusto niyo talaga ma-achieve yung love na parang totoo, puro give lang yun, walang give and take dun. Kasi masasabi mo bang pagmamahal yung may ginagawa ka sa ibang tao tapos hindi na-appreciate, tapos
hindi mo nagagawin kasi hindi naman na-appreciate. 'Di ba? Parang hindi lab, parang nag-abang ka lang ng ano, ng magandang balik na ganito 'yung magiging reaction niya, na iniisip mo na balang araw tutulong din 'yan. May tuturing lang talaga siya na totoong love kahit na ano, yung tinulungan mo, tapos sinapak ka, tapos tinulungan mo ulit. Yun, ganun lang siya magiging, ano, may tuturing na love. So, yun lang po yung gusto kong i-share. Si Manis, naka microphone. Okay, so muli po, ginaganap po ang ating prayer meeting, Bible sharing, Bible study po tuwing Sabado po, alas 6 ng hapon. At ang tinatalakay po natin lahat po ng Sunday readings po every Saturday. Everybody po is welcome. And naging salamat po sa lahat ng Armor of Faith, Prayer Group, San Martin de Porres Family. Kasama po natin yung Ali Fiber Internet Family, ang Lastrilla Family. Salamat po. Palakpakan po natin ang bawat isa sa kanila. Sa atin pong tagapagbasa sa ating opening prayer kanina, si Philo Paulo Baon at saka si Mika Miranda. And then Yolanda Polio, ang atin pong head ng music ministry, at ang atin pong elder pastoral na si Sophia Vicencio, at ang atin pong head altar server na si Jeffrey Vicencio, at ganyan din po ang ating altar server na si Christian Simanis. God bless po. Thank you sa mga nag-graduate po ngayon na mga degree holder. Architect Engineering, and then Mary Rose and Mary Lynn, Jeffrey, and Christian Simanis. Salamat po palagian, lagi nandyan, and again, ang buong pamilya po ng Ali Fiber Internet at ang Nastrilla Family. Bishop, wala bang pakain? Okay po. Okay, so and again, maraming salamat po. Okay, so and again, muli, salamat po sa naging opening prayer tagapagbasa. Ulitin ko po, Paulo Baon, Mika Miranda, Sophia Vicencio, Yolanda Polio, at Jeffrey Vicencio, Christian Simanis, maraming salamat po. Ating closing prayer po. And again, salamat po sa nagmamayari po ng ating Google Meet at sponsor po na si Teacher Luis Filipe. Palakpakan po natin. Siya po ang sponsor po natin every Saturday. Bayad niya po yan kay Teacher Luis Filipe po. At siya rin po yung owner ng Asenta Photography and Videography. For the closing prayer po, Teacher Luis. For the closing prayer po, Teacher Luis. Thank you po. God bless. Teacher Luis, Filipe, thank you. Hello po. Rinig po ba ako? Rinig po ako? Sige. Yun. Meron lang akong mabilis, Father, before mag-closing prayer. 1 minute lang to. Since yung reading or yung teaching ngayong gabi is about correcting or sharing love, my question for all of us is that, are we willing to receive correction? Kung willing tayong kumausap ng kapwa natin nagkakamali, are we also willing to listen sa mga flaws or mga bagay na kailangan itama sa atin? So yun lang po yung iiwan kong tanong sa bawat isa atin. So sa ngalan po ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa gabi na pinagkaloob mo sa bawat isa amin upang marinig ang salita mo at punan at busugin na naman ang mga kaluluwa namin at mga puso't isipan namin. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakataong nagkulang kami, naging mapagmataas kami, at hindi kami nakinig sa mga bagay na kailangan naming may tama sa sarili namin. O naging dahilan man kami ng pagkakamali ng ibang tao, pagkalaglag sa kasalanan ng ibang tao dahil naging makasarili kami. Panginoon, naway ipuin mo ang bawat puso at isipan ng bawat isa sa amin na maging servant mo at maging tagapagsalita mo sa mga bagay na kailangan naming ibahagi sa mga tao. Panginoon, tanggalin mo yung puso ng pagiging makasarili sa amin, na alisin mo yung pag-iisip na buhay naman nila yan, sariling desisyon naman nila yan. Pero Panginoon, naway kami maging daluyan ng pagmamahal na yun patungo sa mga taong kailangan makarinig ng pagmamahal mo at pag-aaruma mo. Ngayon, Panginoon, sa mga wala ngayon, naway patnubayan mo sila, naway puspusin mo pa rin sila ng pagpupuri. At sa mga tao nandito ngayon, Lord, bless mo sila, lalo na sa mga nag-share.
si Tita Suping, si Tita Yoli, si Jeffrey, si Tan, sila yung Lastrilla, at sa mga lahat, Panginoon, inaalay po naman sa iyo lahat ng papulit pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan Ama, ng Anak, at Spirit. Sir Luis, thank you so much. Maraming salamat po. And again, thank you po sa lahat po, sa buong pamilya po ng Armor Faith Prayer Group ng buong San Martin family. Everybody po is welcome tuwing Sabado po alas 6 ng hapon. Ang ating po tinatalakay tuwing alas Sabado po ay ang lahat ng pagbasa every Sunday. So nawa po at mahalaga po ang ating pag-aaral at pagninilay po ng Word of God, ating itsalat. Hindi lamang basta nag-aaral po tayo, hindi lamang basta minimorize po natin at hindi para ipagdibate at hindi para masabi may alam tayo, kundi isa buhay po natin. And again, salamat po sa palagiang nariyan. Salamat po sa pagbahagi ng inyong talento, ng inyong puso po. And again, Aldrin Lastrilla, Karina Lastrilla, God bless po ENA, Ali Fiber Internet, na siya naman pong sponsor ng ating internet every day. And again, sa sponsor po nating bayad na Google Meet po kay Teacher Luis, thank you. Palakpakan po natin. Sa lahat po ng sponsor po at kabahagi na tulong ka-partner po ng San Martin de Porres family, God bless you. Nasa pagbibigay ang pagtanggap, nasa pagkapatawad ang kapatawaran, nasa pagmamahal ang ganap na kaligayahan. God bless us all. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you. Yes. Wala bang pakain yung mga graduate? Lahat po bukas, imbitado po. Lahat, imbitado bukas. We hope and we pray. Everybody, we share. Palaksakan po. Amen. Confirm po yun tomorrow po after mass. Everybody po invited. And then we hope and we pray. Everybody, we share. And again, thank you. Wala kami. Again, congratulations po, Jeff Revisencio po. Appreciate si Manny sa mga graduate po ng BSIT po natin. Sa atin pong napakagaling po ng architecture po Mary Rose Pastrana. Civil engineer, graduated po Mary Lynn Pastrana. Thank you so much. Sa mga honored po natin, mga honorol po natin with pagbanggit po, karangalan, John Paul Baon, Mika Miranda, and then ganun din, Paulo Baon, sama na natin si Divine. And lahat po. God bless us all. Advance happy birthday po, Yolanda Polio. And then happy birthday bukas po, Mary Rose and Mary Lynn. Bukas po, birthday po ni Mary Rose at ni Mary Lynn. Exactly. Ilan ba yung nag-graduate? Yes? Ilan ba yung nag-graduate? Ilan na nag-graduate? Opo, sa college. Dalawa po sa kolehiyo po, Christian and Jeffrey. Information Technology, the great. Dalawa po, TUP. Dalawa po, graduated. Sa PLM. Nawala, Bishop. Hello? Hello? Nawala. Ito ala kami po si Bishop kanina. Ulit daw po yung statement niya. Sige pa, sige. Take two nga po. Take two. Wait lang. Okay. Ulit ba? Apat lang po, no? Apat? Yes, apat po. Graduated in college. Apat. Oh, sige po. Lahat ng apat na yan, mayroon kayong cash gift sa akin. Which? Congratulations na. Basta, lahat kayo, sana magtapos ng pag-aaral. Dito, Alpano daw po yung senior high. Sa'yo, konti na lang magiging graduate ka na ng college. Saglit na lang yan, makakapag-graduate ka na ng college.
Sino po ba yun? Tagi isang kotse po ba yun? may cash gift kayo sa akin. Sabi nga eh, hindi dahil nandiyan kaya lalo kayong pinagpapala kasi ang daming tao na sa inyo ay may napapala. Okay, palakpakan po natin. 24 po ah. September 24, lahat po tayo kita-kita. Kita-kita. Ano po sasakyan namin? Helicopter, aeroplano? Basta po, kita-kita po. Pipili kayo doon kung anong gusto niyo. At alam niyo po ba yon yung araw na yon? Yun din po yung araw na isa-celebrate po yung birthday ni Ate Yoli. Yun po yung birthday ni Ate Yoli. Grande ang celebration doon. Grande. Kaya pala sasayaw ka. And again, salamat sa Panginoon po. Pinagpala po kayo na maikot po ang kaperasong bahagi ng daigdig sa pamagitan po ng Tokyo, Japan at kalapit lugar po ng Tokyo, Japan. Talagang pinagpapala po kayo. Ang akala ko po ang Alipiber for Pilipinas lang, nakarating na pala ng Japan. Thank you. Bye-bye. Sige po, salamat po, Bishop. Salamat sa inyo. God.